Alas 12 na, ATM na. Mga good news at bad news. Good news at bad news. Lilinawin. Lilinawin. Sisimplihan. Sisimplihan. Magagaangin. Magagaangin. Masasayahin natin. ATM. Anong take mo? Masayang tanghalian. Araw-araw. Kasama sina Terry Ridon at Alex Baltazar. ATM. Anong take mo? Dito lamang sa Solid Radyo 630 at Teleradyo Serbisyo. Magandang araw! Welcome po sa ATM. Anong take mo? Ito po si Terry Ridon. At ito po si Alex Baltazar. Kumusta kayo mga kaserbisyo? Oy, Friday na, di ba? Pahinga na para sa karamihan sa atin pagkatapos ng araw na to. Ayun na nga eh, talagang okay, bye-bye. Okay na ako, okay na ako. Paalam po, paalam na. Grabe naman yung... Susunod na po ang... Grabe naman yung oras. Eh, attorney pa rin, no? De, ikaw pa rin. Ay, ako pa rin po eh. Hello po, bago po ang aming programa. Hindi na po ito ATM eh. Ito po ay legal advice giving na po. Okay, eh talaga naman no. Kumusta po ang inyong pong mga tanghalian? Marami yung mga balita at talaga pong nagaganap nitong nagdaang mga araw. Pero ang pinakamalaking balita, Alex, ay siyempre, meron pong... Aligasyon. At nagkagalit si Senator Ronald Bato de la Rosa dahil ang pakiramdam niya ay talaga pong nakikipag-usap doon sa mga general para ho mag-testify daw laban sa kanya. Oo. At syempre ang sinasabi niya, no less than the House Speaker Martin Romualdez at yung iba pa hong mga alyado ni Speaker Martin ang talaga pong nagpapakana laban sa kanya. Oo, pero diba dininay na ito ni Kong Zaldico, yung isa nga doon sa mga opisyalis na nabanggit din na yun nga daw, diba nakikipag-usap di umano sa ICC para mag-testify against kay Senator Bato de la Rosa. Well, una sa lahat, kailangan ho natin maglinaw at napag-usapan na rin ho natin to in the last couple of days. No? Basically, ang usapin ho ng International Criminal Court, nagbago na rin ho yung pagtingin ng Office of the Solicitor General at ng Department of Justice. No? Basically, ang itsura na ho ng relationship ng gobyernong ito at ang ICC ay hindi ho nila pipigilan na mag-interview, pumasok sa Pilipinas at mag-proceed basically yung pong proceedings ng International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating PNP Chief at ngayon ay Senador Ronald Bato de la Rosa. Yun nga eh, kaya parang ang hirap no na magsalita ng tapos kasi noon para bang ang stance ng pamahalaan natin eh sarado tayo sa pakikipag-ugnayan sa ICC pero ngayon 'di ba? Pwede na silang pumasok as turista, saan kaya sa Boracay, sa dito sa ating bansa. Well, ayun na nga at siyempre, meron ng outright denial no. Mm-hmm. Hindi lang si House Committee Appropriations Committee Chairman Zaldico, mm-hmm. no, na talaga ho nga kasabwat sila or nagpapakana ang Kongreso laban kay dating PNP Chief at ngayon po ay Senator Bato de la Rosa. No? Ang paglilinaw din ho talaga nito, ang sinasabi kasi nung statement po nila ay yung po nga nagbo-volunteer ng information sa EJK, ang ihinihingi po ang pagiging PNP Chief. Si General, oo. Si General. General Karamat ata yung Karamat. Pangalan po nito. At kailangan natin maglinaw. Una, hindi naman ho ata speaker o kaya kongreso. Yun po nagpapasya kung sino po ang magiging chief PNP. Oo. Ito po ay squarely prerogative, pagdidesisyon, privilege ng Pangulo po ng Pilipinas. Pangalawa, alam mo parang hindi naman magandang maging PNP chief. Yun po parang nagdadanggel ng mga pabor. Oo. O na parang mga, boss, gawin mo kang PNP chief. Kakanta ako. Wow. Kung anong kantang gusto mong gawin, gagawin ko. Eh, may jukebox din pala ditong isa pa eh, no? Oo, parang hindi ho ito magandang gawi. Actually, hindi lang ho pulis ng kung sino mang opisyal sa gobyerno. In fact, mukhang hindi naman siya natuloy na PNP chief. At tingin ko, never siya dapat maging PNP chief kung ganyan po ang kanya pong pagturing. No, sa paglilingkod po sa bayan. Oh, kasi parang ano, ibebenta mo yung nalalaman mo para umangat ang posisyon mo. Ang hirap nun. Kaya nga, di ba, agad-agad, talagang nireject ni House Speaker Martin Romualdez yung offer di umano na yon. Well, basically, kung if they would really want, no, basically to speak against the extrajudicial killings and speak on the drug war, no, to pursue po yung International Criminal Court proceedings, gawin ho nila yon out of their own free will. Mm-hmm. Hindi ho dahil meron exchange. Tama. Hindi ho, kasi syempre, nadadilute yung pong validity and justness
kung bakit we are undertaking these proceedings in the first place. Oo, kung may nalalaman ka, sabihin mo talaga, hindi yung gagamitin mo to para paburan yung sarili mo, di ba? Ayun na nga. So, well, antayin pa ho natin kasi syempre, talaga naman ho, baka naman nagagalit pa rin si Senator ba to, no, dito po sa usapin po na ito. Pero alam po ninyo mga kaibigan, ngayong araw pong ito, talagang very special pong ating episode, no, dahil ito, hindi lang po ito news commentary, hindi lang po ito political commentary, kundi every Friday ho kasi talagang pinapakita ho natin yung mga economic sectors din po natin, ano. So, yes. Mamaya meron tayong dalawang mga guests. No, una, pag-usapan ho natin syempre yung ating pong semiconductor industry bilang pillar ng Philippine economy. Akala nyo maliit lang ho ito, nakatago lang dun sa mga EPSA, mga export processing zones, no? Pero po yung laki po ng ambag nito sa ekonomiya po natin doon po sa buhay natin bilang bansa, talagang unmeasurable po ito. Tapos pangalawa, syempre, i-feature din po natin yung isa pong small and medium enterprise. Meron po silang bagong innovation, yung mga smart lockers para sa mga opisina, para sa mga condominium units, para sa magpapadeliver-deliver ng mga 8-8 nyo pang pa-shopping. 8-8 talaga dito po sa mga shopping platforms, doon nyo na lang daw po ilalagay. No? Pero bago ang lahat, marami pa po tayo pag-usapan. Magbabalik po ang Anong Take Mo? Ambalang T-Rex, Terry and Alex sa ATM. Anong Take Mo? Sa Radyo 630. Terry Ridon at Alex Baltazar sa ATM. Anong Take Mo? Sa Radyo 630. Nagbabalik po ang ATM. Anong Take Mo? Ito po si Terry Don. At ito pa rin po si Alex Baltazar. Okay, bago pong lahat, meron po tayong report. DPWH may road reblocking ngayong weekend. Nagbabalita at nagsaservisyo si Pamela Vasquez. Hi, Pam. Attorney Terry, Alex, good morning po sa announcement ng Metro Politan Manila Development Authority o MMDA, magsisimula ang reblocking at repairs mamayang alas 11 ng gabi hanggang Lunes ng alas 5 ng umaga. Sa Quezon City, ilan sa mga kalsadang maapektuhan ang bandang Tandang Sora mula Culiat High School hanggang Alanbin. EDSA southbound mula West Avenue hanggang MRT North Avenue Station. EDSA northbound, particular ito nga SM North EDSA Annex hanggang sa Mia Iglesia ni Cristo. EDSA northbound mula Quezon Avenue hanggang Philam Footbridge, Mindanao Avenue makalagpas sa Uyo U-turn at Commonwealth Avenue mula St. Peter Footbridge hanggang Subway. Mayroon din sa Rojas Boulevard southbound EDSA flyover sa Parañaque City. Inabisuhan ng mga motorista na planuhin ang biyahe at aralin ang mga alternatibong ruta na dadaanan. Para naman sa kabuuang detalye, bisitahin lamang ang official Facebook page ng MMDA. Kaservisyo mo sa MMDA, Pamela Vasquez, para sa Teleradio Servisyo at Radyo 630. Maraming salamat, Pam. Kaservisyo, balita, live, report. Okay, ngayon naman po, pasukin po natin ang atin pong unang paksa. No? Kasi syempre, yung pong ang mga grupo ng semiconductor and electronics ay umaapila po ngayon sa Bureau of Customs. Kasi ang pagtingin po nila, yung pong kanilang bagong patakaran doon po sa electronic tracking ng mga container, magdudulot daw po ng dagdag na gastos dito po sa sektor po na ito. Edi, katulad ng binanggit ko kanina, yung pong semiconductor and electronics sector, pillar po ng Philippine economy po ito. So, ibig sabihin, lahat po ng tulong na pwede po nating maibigay rito, dapat ibigay po natin. Malalaman natin sa susunod nating guest, no, kung ano nga bang implikasyon nito sa kanilang industriya. Okay, so ipasok po natin ang una po nating panauhin, wala pong iba, kundi ang Pangulo ng Semiconductor and Electronics Industries Foundation o SEPI, si Dr. Danilo Dokdan
La Chica. Ay, Doc Dan, maraming salamat sa pagpunta ngayong tanghali pong ito. Magandang hapon, Terry and Alex, at sa inyong taga-panood at saka taga-pakinig. Siyempre, Doc Dan, no, very important po na pag-usapan po natin itong usapin po na ito. Kasi siyempre, baka wala na hong magpunta ng mga mas malalaki pa ng mga semiconductor and electronics company sa atin pong Pilipinas pagka talagang natuloy. Ito pong tracking po na ito ng mga container ng Bureau of Customs. Sa totoo po, hindi ito bagong patakaran ng ating BOC. No? Mga siguro humigit kumulang mga 2 taon na yan. Ang intention naman ay naunawaan natin, gusto nilang kontrolin, alisin yung technical smuggling. Kaya inimplement nitong e-track system at kumbaga ang mangyayari dyan, yung containers na galing sa port, lalagyan ng e-lock, electronic lock, and then depende sa distansya, either 500 or 700 pesos per container. Ang suliranin lang ng industriya dyan is, first of all, sa 50 years na history ng electronics at semiconductor industries, wala hong incidents ng technical smuggling. Kumbaga ilalahad yun yung mga halimbawa sa ibang industriya, hindi ko nababanggitin kung ano, no? Pero sa electronics, 50 years, clean record. At saka pangalawa ho, tayo lang ang bansa sa ASEAN neighbors natin na may ganyang patakaran. Bakit po? Kasi yung mga logistics companies, yung nagtatrack ng mga deliveries ng ating mga products, may mga GPS systems na yan. So natatrack yan talaga. At pangalawa, karamihan po nito mga exporters ay nasa PEZA or IPA, Investment Priority Areas. May mga strict rules din yan in terms of delivery into and outside of the zone. Kasi mahalaga ho itong mga duty-free ho itong mga products natin. At purus pang-export yan. Kaya talagang dapat pangalagaan. At ayon naman sa sinabi mo, Terry, mahalaga ang contribution ng electronics industry. In 2023, last year, nasa 42.3 billion dollars ang ating exports, no? And humigit kumulang mga 600,000 direct workers. Ang ibig sabihin ng direct workers, yung humahawak talaga ng produkto, no? Tapos, since may multiplier tayo ng mga 6 to 7, so almost 4 million ang umaasa sa electronics industry. Yung sinasabing indirect workers naman dyan, yung shuttle bus drivers, canteen and everything. And kung titingnan mo yung value nun, 45.3 billion dollars pala. Nagkamali ako ng kung titingnan mo yan, in terms of the GDP ng ating bansa, pumapalo ng about 13%, okay? And then sa gross value add, mga 9% yan or 10%. So talagang malaki ang contribution natin sa economy. So ang Pilipinas kasi yung ating operating cost, malaki na talaga in terms of power, in terms of logistics, in terms of labor rin also. Kasi napakarami natin mga holidays compared sa ating mga kapitbahay sa ASEAN. So nagtatanong yung mga CEOs ng mga ating multinational companies, bakit sa Pilipinas may ganyan pa? Ang dahilan naman kasi ni customs na naunawahan natin na kailangan kontrolin ng technical smuggling, noong nag-apila kami noon na exempt ng electronics industry dahil wala ngang history, ang sinabi nila dahil baka naman maakusahan sila na may paborito silang industriya. Well, ang sabi naman namin bakit po hindi po natin tingnan yung impact sa economy at saka yung track record? Kung wala namang history, bakit natin palalakihin yung gastos pa sa industriyang ito? So, nakiusap kami kay Department of Finance, kay Secretary Recto, sa DTI, and yun na nga, kung pwede, hanapan natin ang solusyon to. Kaya ang susunod na hakbang natin is nag-arrange ang DOF ng meeting with PESA at with BOC para mahanap ng kalutasan itong malaking problema. Dahil malaki kasi kung makikita tayo ng mga investors na ganyang kalaki ang expenses dito na wala naman sa ibang bansa na ganyang klaseng patakaran, sasabihin nila, bakit pa tayo mag-i-expand sa Pilipinas? Samantalang ibang bansa,
mas reasonable yung kanilang mga practices. Kaya yun po yung ano, ating tinatahak na landas na hopefully, ang sabi kasi ng BOC pa, hindi nila alam pag umalis ng economic zone kung anong mangyayari pag isi-ship out na. Eh meron naman pong, like I said, yung GPS tracking system, pwede naman po yan i-connect sa kanilang automated system. So I think between PESA and yung GPS systems at saka yung track record ng industry, hindi na po natin dapat ituloy itong e-track system ng BOC. Doc Dan, no, kagaya nga nung nabanggit nyo, wala naman talagang history in the span of 50 years itong technical smuggling. So parang lumalabas, hindi naman talaga ito major concern in the industry. Pero speaking of the challenges, no, ano-ano nga po ba yung real challenges that are faced by the semiconductor industry? Okay, so bukod po doon, kung makikita nga natin malaking investments na sa electronics ng mga ating mga kapitbahay na bansa sa ASEAN, Vietnam, Thailand, Malaysia, ang isang naging malaking suliranin natin is yung sa dating create, yung, well, actually hindi dati, no, in-implement yung create law. Yung create law kasi maganda yan dahil binawasan yung corporate income tax ng domestic companies. Pero ang naging problema natin is yung incentives rationalization. Yung tinanggal yung 5% na pagkatapos ng income tax holiday sa mga investors, 5% corporate income tax yung kanilang babayaran. Ano? Nung tinanggal po yun, ganun nagkaroon ng concern kasi mataas na nga yung high operating cost, tapos wala pang incentives to offset that. So, kumbaga, yung CEO ng multinational, ang tatanungin nila, bakit pa tayo maglo-locate sa Philippines? Itong bansang ito, magandang incentives, lower operating cost, bakit tayo ilalagay? Lalo na sa ating industriya, yung technology, mabilis magbago. Tingnan mo na lang halimbawa yung cellphones natin, every so many months nagpapalit. Ganun rin po, pero kung hindi maglalagay dito ng mga bagong products sa technologies, ang mangyayari sa atin, mga tinatawag nating legacy products na in a short order of time, baka ma-obsolete na yan, wala tayong kinabukasan. And more importantly, mawawala yung foreign direct investment, which is nakikita nga natin ngayon. Ano? In fact, anong nangyari niya nung i-implement yung create, sinabi namin sa finance department doon. Sabi nung pangulo ng isang multinational na ano, pag natuloy po yan, hindi dito ilalagay ng aming company yung investment, no? Anong nangyari nga, ang Vietnam nag-announce ng $1.6 billion investment sa bansa nila nitong company ito na dapat sana napunta sa atin. Ang magandang balita naman, kausap natin si Secretary Recto, si Secretary Go, at yung ating, hindi ko pa nakakausap yung bagong ano natin Secretary ng DTI, si Ms. Chris Roque. Pero sang-ayon naman sila sa concerns ng industry, hindi lang electronics. So tinitingnan with create more para makorrect yung mga, kumbaga, hindi kaaya-ayang features ng create na. One of that nga is yung tinanggal yung 5% GIE. Okay naman sana yan. Naintindihan ko naman na dapat i-level ang playing field sa incentives. Pero sana, bago mangyari yon, i-level muna ang playing field sa operating cost para ma-offset yung concern na yon. So I'm really happy to see na ating pamahalaan ngayon ay nakikita yung mga appeal ng industriya. Tinitingnan naman nila kung paano natin malulutas. It's not too late. Kasi nga, sabi nga sa DTI, tight yung window, pero kailangan habulin natin, ma-attract natin yung bagong investments. And I think that's happening naman with the new administration. Ano? Well, syempre, very important po, Doc Dan, no? Pag-usapan din po talaga. Ito po talagang, syempre, ang totoo naman meron po talaga dapat hindi naman favoritism, no? Kundi first preference or preference man lang na doon sa mga sectors na talaga po nga nakakapag-ambag in a real manner, in a grand manner sa atin pong ekonomiya. In fact, kahit naman sa BOC, may mga tinatawag na green lane, di ba? Diba? Na ibig sabihin nun, may first preference yung mga ganun pong mga sektor. So, kumbaga, hindi natin maunawaan bakit hindi ito mapag-isipan. And, syempre, optimistic naman ho tayo kaya Finance Secretary Ralph Recto rin
na I think he can make some decisions regarding this po. Eh, have you spoken to him already? Yes. Kung paano po yung pwede pong magawa rito? Yes. Nung kinausap namin siya, pinahiwatig nga natin yung ating concern, yung e-track. Isa pa yung, ano, yung kunyari pag may COMELEC, may national elections, isa pang malaking suliranin natin is yung duplication ng cost and lead time. Kasi ang nangyayari dyan, pag national elections, ang concern naman yung peace and order, no? Kasi yung industriya gumagamit ng mga chemicals to clean the products, the processes, no? Sulfuric acid, hydrochloric acid, peroxide, eh, pwede itong gawing ingredients ng mga bombs, mga bomba, no? So, yun ang concern na naunawaan naman natin, no? Ngayon, ang nag-evaluate niya si PNP. Kung walang election. Ngayon, pag may national elections, pag in-approve na ng PNP, dadaan uli sa isang tripartite committee na AFP, PNP at COMELEC para ulitin yung review process na yon. So dadagdag ng cost, dadagdag ng lead time. One time nga dahil sa lead time, nag-shutdown yung isang kumpanya, mga 3,000 employees, 2 weeks. Hindi makapag-operate kasi sa hydrogen peroxide, wala. Ang kagandahang loob naman, inaksyon na nila Office Secretary Go. At so far, natanggal na sa watch list yung peroxide, hydrochloric at saka sulfuric. Yung peroxide, kailangan may law change raw. Pero ang nabanggit nga na solusyon, pabilisin ang proseso, okay? Para hindi maantala yung processing ng mga ating exporters sa situation na ganito. Pero ang talagang solusyon dyan, again, in the 50-year history ng electronics industry, walang incident na ninakaw yung chemicals to make bombs. Walang incident na nag-technical smuggling. So hopefully, ma-actionan yung appeal ng industry na yun nga, kung gusto natin tawaging exempt, that's fine. Pero even the government nga eh, meron ring preferred industries yung tinatawag na 5 priority industries, which includes electronics. So let's face it, talagang meron mga industries na tinitingnan kung ano yung contribution sa ating economy. So hopefully, maunawaan ng BOC yan at even with COMELEC, lagyan ng green lane, fast lane, but ultimately, matanggal na sa watch list itong mga ano, produkto or materials ng electronics industry. Wala naman kaming intention na gumawa ng mga weapons of mass destruction o mag-smuggle. Ang gusto lang natin, i-produce yung products, i-export, at kumita ang bansa natin in terms of export revenue. So, Doc Dan, ano po yung nakikita ninyong pwedeng maging intervention ng pamahalaan, no? Mm-hmm. Is it to provide more incentives para po ma-attract pa yung mga investors to invest doon sa semiconductor industry? Actually, hindi lang po incentives eh. Incentives will really help to offset yung sinasabi nating mataas na operating cost. The other one really would be yung ease of doing business, no? Gaya nga ng sinabi ko, kung meron tayong mga patakaran o batas na unique sa Philippines, hindi naman ginagawa sa ibang bansa, yan yung dapat nating suriin na maybe initially green lane, pero ultimately tanggalin natin yung hindi kinakailangan mga batas. Maganda rin yung nabanggit ni Secretary Go, no, na magtatayo siya ng concierge service sa mga investors. Kasi nga, ang minsan binabatikos ang ating Pangulo kasi travel raw ng travel, eh wala namang investments. Meron naman, kaya lang dapat rin natin maunawaan na yung investments, it's not something that happens overnight. May tinatawag tayong gestation period. Hintayin mong mabuntis at darating siya. So ang ginagawa niya, to facilitate that also, of course, ayusin yung ease of doing business, tapos reviewin nga with Create More yung mga incentives, and make it easy for investors in terms of green lane, or ito nga yung sinasabi ni Seclo na i-implement nilang concierge service para kung may investors. Talagang red carpet yung treatment para maakit natin, mahikayat natin sila mag-invest sa ating bansa. And of course, every investment may kaakibat siya na employment. Okay? Employment, personal taxes, generating the supply chain. So maraming multiplier effects po yan, no? So well, syempre, at this point, no, mag-ano tayo, mag-zoom out, no, para pag-usapan ho natin. Syempre, ito po talagang
a very central role ng semiconductor electronic sector sa atin pong ekonomiya. Nabanggit nyo na po ito kanina. Pero syempre, maganda hong ma-imagine ng atin pong mga kababayan. Ano ko ba talaga yung talagang ambag nito sa buhay po ng mga Pilipino? Napaka-lucky, Terry and Alex. Gaya nga na sabi ko, in terms of investments na pumapasok sa ating ekonomiya, mga $45 billion. At we're on track. Ano? Medyo baka lang mag-contract this year because of inventory correction at saka yung global conditions, geopolitical conditions. Pero ano pa rin yan? $45 billion. No? Nasabi mo under hindi masyadong kilalang electronics kasi we purposely try to keep sa under the radar screen. No? But in reality, in terms of dollar generation, it's bigger than OFW remittances at saka ano at saka yung BPO in terms of revenue. Kaya ngayon nag-aapila tayo sa pangulo at saka sa kanyang kabinete na bigyan natin ng attention because otherwise, like I said kanina, pag hindi tayo nakakuha ng new products, new investments in new products and technologies, we will get stuck, mababara tayo sa mga older products na over time magiging obsolete yan. So now is the time para akitin natin yung mga investors in new products and technologies. And umaasa kami sa malaking tulong ng ating pamahalaan kay Pangulo, kay Secretary Go, kay Secretary Ralph, kay Secretary Roque at ating mga mga members ng ating kabinete, ano, at saka government agencies. Yun. Doc Dan, siguro yung future outlook nyo dito sa industriyang ito, where do you see it 5 to 10 years from now? Okay. Ang ating Philippine Export Development Plan, more than 50% niya na nakasalalay sa electronics industry. Kung, you know, the way we're looking at right now, this year we're facing a contraction again. Kasi nga yung inventory correction, yung product mix na tinatawag, yung mga new technology kasi sa ibang bansa na pupunta, no? With the help of the government, like I said, gusto natin maakit yung mga new products and technologies. Kasi kung titingnan mo, sinabi ko, contraction tayo. Pero kung titingnan mo yung global demand, double-digit growth ang projections sa electronics industry. Bakit? Kasi yung mga companies like Nvidia, Qualcomm, Broadcom, yung mga bumubulusok yung kanilang demand. Ngayon, kailangan makapwesto tayo na maging sa supply chain nila para yung product mix sa new technology, high products ay talagang maka-leverage tayo at maging advantageous para sa atin. So, where do we want to go? We want to attract this big boys, if you will, ano, yung mga malalaking kumpanya to sa Philippines, investments, either sila o yung supply chain nila. At mangyayari lang to sa tulong ng, of course, ng industry, yung mga multinationals at saka sa gobyerno. No? At saka tinitingnan rin natin how to upscale our electronics industry. When I say upscale, kunyari sa nasa assembly test and packaging kunyari ang semiconductors which is 70% of that $45 billion, ang upscaling means going to integrated circuit design, yung gumagawa kung hindi ba kasi pag nakakita ka ng circuit maraming guhit-guhit na ganyan. Yung dinidesign nila how to make functional products out of to make integrated circuits. At pangalawa, we're trying to work on bringing in wafer fab, semiconductor wafer fab. Ang nangyayari kasi sa atin, yung ating assembly test and packaging, no, humigit kumulang mga $30 billion yan out of the 45, inaangkat natin ng wafers. No? And para, ang gagawin doon sa wafers na yon, assemble, test, and packaging, which is what the Philippines is known for. Gusto natin, kung may IC design na tayo at may assembly, test, and packaging, wafer fab naman, ano? Kasi isang potential threat dyan is, kunyari, sa Taiwan. Yan ang source ng mga 70% of the wafers na inaangkat natin, no? Pag may nangyari sa Taiwan, dyan natin pinapadala yung ating IC design to become prototypes and devices. Dyan nang gagaling yung inaangkat nating wafers. Pag may nangyari dyan, whatever, economically, physically, militarily, we're gonna be in big trouble. Kaya kinakausap lang natin ng US na since meron silang tawag dito yung CHIPS Act,
na supposed to be palakasin yung supply chain security sa Pilipinas, kinakausap natin sila at saka mga ibang bansa, help us build a wafer fab in the Philippines, no? Para mabuo yung supply chain security na tinatawag natin. Well, syempre, very important po ito kasi malaki po yung nage-generate na dolyar, eh. Hindi ba? Eta, syempre, pagka ho nag-i-export tayo na nag-i-export, no? Through semiconductors and electronics, eh, talaga pong yung dollar reserves ng atin pong bansa, eh, lumalaki. Ibig sabihin na offset po yung mga in-import din naman po natin. Tama right. po ba? Alright. Maganda yung nasabi mo, Terry, because malaking exporter ng industry, malaking importer din. Why is that? Kasi yung mga raw materials na ginagamit natin, siguro mga malaking bahagi niya ini-import to the tune of about $25 billion, no? So, kumbaga kung titingnan mo, export ka ng 45, i-import ka ng 25, meron kang 20 lang bali ang net mo, no? Ngayon, para malutas yung suliranin na yan, gusto natin mag-localize ng materials. One of that is wafer fab. Ultimately, kung makagawa tayo ng sarili nating wafers, that's a big help. Pero malayo pa yan down the road yan. Pero sa semiconductors, for example, ang pinakamalaking material needs natin is lead frames, epoxy, mold compounds. Kung mahikayat natin na makapag-localize yan, whether it's yung suppliers niyan pumunta rito sa Pilipinas o kaya makapag-produce tayo ng raw materials through Tatak Pinoy o anumang initiatives natin, then malaking progress yan sa ating localization. So far, yung ating localization initiatives, nasa mahigit 1.1 million na ang nalolocalize natin pesos. Pero that's barely scratching the surface kasi kung titingnan mo, billion-billion na pesos ang pwede nating ilocalize pa. So tinatrabaho natin yan, with the help of government, with PESA, with customs, para ma-facilitate yung paglo-localize niyan. So tulung-tulungan uli, private sector, industry, and government. Ayun. Doc Dan, ano-ano po yung mga hakbang na tinitake ng industry to be able to adapt doon sa global trends? Okay. Kasi ang industry, resilient yan to a certain extent. Kasi syempre, dominated tayo by multinationals, Korea, and the US. By the way, nabalitaan nyo siguro na may malaking earthquake sa Japan kahapon, mga 4:30 kahapon, 7.1 sa southern Japan. So pinapaabot natin ang ating message of support sa ating mga Japanese friends, lalo na yung may mga factories dito, malalaking factories dito, Toshiba, Epson, ano. Now, ang ginagawa natin is we try to convince, yung ating multinationals dito, convince their parent companies to bring in the new products and technologies. We work with the government para malutasan yung ating mga problema, whether sa, sa taxes or sa customs procedures. Kasi hindi naman malulutas yan kung hindi mo ipapaabot sa pamahalaan kung ano yung mga problema, yung tinatawag nga ni SECGO na ano ba yung pain points. So we communicate that. But in the meantime, we have our own internal measures for parts localization, for improving productivity, using technology, AI, and all that para ma-improve yung ating efficiencies. Siguro, panghuli na lang po, Doc Dan, no? Ano ho talaga yung very important po na policy message at siguro policy request na gusto ho natin talagang makuha in a general manner, no? Hindi lang po dito sa BOC tracking, mula po sa atin pong pamahalan at sa atin pong Pangulo. Well, I think kailangan lang natin ituloy yung dialogue, yung open lines of communication with our government para talagang napupulsohan nila kung ano kailangan ng industry. Kasi isa pa palang hindi ko nabanggit, kailangan natin ng tulong sa DTI kasi wala pa tayong free trade agreement or sa United States, tinatrabaho pa natin yan. Kaya yung mga ibang products hindi ma-ship sa States kasi may tinatawag na trade TAA, trade accreditation compliance. So yan isang malaking balaki diyan para lumago uli ang export sa US. And of course, yung mga the ease of doing business, ituloy natin yung mga ating initiatives there. And
yun nga, in our conversation with Secretary Go yesterday, inoffer naman niya, pag may problema kayo, ilapit nyo lang. Kasi hindi nga naman nila madulutasan kung hindi natin ilalapit. Pero continuing yung ano natin, kasi we play in the global market, nag-export nga tayo, like we said. Ano? So, while we have our own internal initiatives, kunyari using IR 4.0, yung advanced manufacturing. Ay, gusto ko rin nga palang banggitin, in addition to my role at SAPI, kasi I'm the chief of party of USAID's Advanced Manufacturing Workforce Development. Ang purpose naman natin yan, kasi yung mga graduates ng ating colleges, kulang yung mga skills nila na kailangan ng industry. So, itong USAID Unilab Foundation nag-partner ano, para buuin itong AMDEV. No? Ang purpose namin is to upskill yung ating workforce. Kasi yung mga operators, yung mga technicians, and we're working with TESDA para i-promote yan. Ang mangyayari, kasi kulang kasi yung dialogue between CHED and the industry. Ang ginawa namin, sinurvey namin yung mga companies, ano ba ang kailangan yung skills sa operators at sa technicians. So, we have model companies na partners namin, model associations, at tinatrabaho natin kung paano makapag-develop ng courses at gawin itong training methods na to para ma-upskill at reskill ang ating mga manggagawa in the advanced manufacturing or industry 4.0 environment, which is where everybody's going sa this time and age. No? Okay. Yan po mga kaibigan, si Dr. Danilo Lachica, President ng Semiconductor and Electronics Industry o SAPI. Maraming salamat, Doc Dan. Sa susunod po ulit, balik po kayo. Sa ulitin, maraming salamat, Terry and Alex, at sa inyong viewers. Okay. Eh, marami pa po tayong pag-usapan. Magbabalik po ang Anong Take Mo? Kambalang T-Rex. Terry and Alex. Sa ATM. Anong Take Mo? Sa Radyo 630. Okay, nagbabalik po ang Anong Take Mo? Ito po si Terry Don. At ito pa rin po si Alex Baltazar. Okay, namimiss nyo na po yung mga anunsyo servisyo, so mag-anunsyo servisyo muna tayo. Mga libreng tulong. Alamin kung kailan. Alamin kung saan. Anunsyo. Yes. Servisyo. Okay, meron pong Manila Water Advisory. Maapektuhan ng water interruption ng ilang bahagi ng Barangay Kalayaan at San Isidro sa Angono, Rizal. Mamayang alas 10 ng gabi, August 9, 2024, hanggang alas 4 ng madaling araw, bukas, August 10, 2024, bunsod ng gagawing line maintenance activity sa Richmond Subdivision, Angono, ng nasabing lalawigan. Pinapayuhan po na mag-ipon ng tubig ang maapektadong residente. At pinababatid ng lungsod ng Muntinlupa na pansamantalang lumipat ang kanilang Environmental Protection and Natural Resources Office sa 4th floor po ha ng Plaza Central, Barangay Poblacion. Bukas ang kanilang tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes maliban kung holidays, alas 7 po ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Meron naman pong truck ban sa Malabon. Pinapabatid po ng pamahalaang lungsod ng Malabon na ang truck ban sa lungsod ay ipinapatupad mula 6 a.m. hanggang 10 a.m. at mula 5 p.m. hanggang 10 p.m. tuwing Lunes hanggang Sabado maliban sa araw ng Linggo at holiday. Ito po ay sa ilalim ng City Ordinance tungkol sa single ticketing system. Okay, ngayon naman po, usapang mga locker naman po tayo, usapang mga storage naman po tayo dahil siyempre, alam po ninyo, isa dun sa lagi po talagang mga problema sa mga condo, sa mga apartment, sa mga opisina, di ba? Yung pong mga 8-8 na mga pinapadeliver ninyo, nakakalat doon sa lobby. Ayun na nga. Tapos hindi na malaman, di ba, kung kaninong package yung kanino ba. At saka may growing demand din talaga dyan. Ako napapansin ko kasi sa nanay ko, no, tatawag. Ay, nasa na po kayo? Ay, wala po ako ngayon dyan. Ang hassle, hindi lang doon sa pinaka-receiver, kundi pati doon sa sender. Kasi yung oras ng mga naghahanap buhay, apektado rin. And saka syempre yung mga gwardiya. Ay, oo, yun din pala. Yung mga concierge doon sa mga kondo. Bayad ba sila doon? Nakakalat na doon sa lobby. At syempre yung mga seguridad din. Malay mo nadampot mo na yung pinang-shopping ng kapitbahay mo. Hindi nangyari sa amin yan eh. Ay talaga? Oo. Grabe. Kumbaga may nag-deliver nung parang bangus, ganun. Kinain nung kapitbahay. Sir, na-deliver namin, sir. Oo. Hindi namin nakuha. Sir, hindi. Kinuha po, sir.
Hindi ganon. Yun nga. Pero bayad na. Siyempre bayad yun, di ba? Kasi ano yun eh, parang prepaid yun eh, di ba? Oo. So yun o, so pag-usapan ho natin yan, yung mga usaping mga delivery at smart lockers. Mm-hmm. Kasama po ang atin pong pangalawang panauhin, siya Ms. Liel Gonzalez, ang Head of Communications po ng M-Box Smart Lockers. Hi Liel, maraming salamat sa pagpunta sa ATM. Good afternoon po. Good afternoon Alex at good afternoon Attorney Terry. Salamat sa pag-imbita. Ayun, syempre, gusto namin malaman ito kasi may sinasabi nga ho kayong innovation dito po sa atin pong mga delivery, para sa atin po mga delivery services. Ibig sabihin na nakita ho yung mga halimbawa na ginagawa po, naglalagay po kayo ng mga parang lockers ba? Opo. Sa mga condominium tsaka sa mga office buildings? Opo, tama po yun. No? So kagaya nung pag-describe ninyo earlier, ito pong mga smart lockers na tinatawag natin ay isang paraan para ma-solve yung issue ng paghihintay para sa mga rider or yun na nga, yung mga missed delivery kasi walang tatanggap o kaya naman yung nakuha mo yung package ng kapitbahay, no? So, itong smart lockers ay solusyon dito. Dahil with a smart locker, ang mangyayari ay ang rider pwedeng mag-deliver sa smart locker at ikaw ay makakatanggap ng one-time PIN, so OTP, na ikaw lamang ang nakakaalam at your convenience, pwede kang pumunta doon sa locker, ipasok yung one-time PIN at kunin yung iyong yung in order. Oo. So hindi mo na kailangang maghintay ng tawag, hindi mo na kailangang abalahin yung kunwari nasa gitna ka ng trabaho at hindi mo na kailangan mag-meet sa riders nang sa ganon. Oo. Yo, napaka high-tech naman po pala nito, no? Pero ano bang itsura nito? Kailangan ba para makapagpa-deliver ako nito, may smart locker dapat do sa condo namin, let's say, dapat po ba ganon? Opo. So it's most convenient po kung ganon. So meron po kaming mga installation sa mga condominium, meron din po sa mga office buildings at sa mga certain commercial establishments. Oo, sa mga malls, meron din po. Yeah. Well, syempre isa dun sa mga tanong natin, okay yan para dun sa mga make-up na mga in-order namin. Oo. Mula sa mga shopping platforms. Kasi 8-8 yan, dapat dumating na yan today or bukas, hindi ba? Paano pagkalimbawa, nag-order lang ako ng food, nag-order ako ng turon, nag-order ako ng fried chicken, lalo ATM ngayon, tanghali na po ngayon. Pwede rin hubang gamitin ito, gamitin through yung atin po mga storages. Okay. So sa ngayon po, hindi pa po pwedeng gamitin hindi pa po pwedeng maglagay ng pagkain dito sa mga smart lockers. Yun pong smart lockers na available namin ngayon ay para lang po dun sa mga dry goods na mabibili ninyo sa mga 8-8 sale. Meron pong ibang klaseng mga smart lockers na tinatawag cold lockers. Pero wala pa nang sa ganon dito ngayon sa atin. Yeah. Yun. In terms po ba doon sa size ng ipapa-deliver ko? Kunyari, bumili ako bed frame. Hindi po ba pwede yun sa smart locker pa? Well, right now, hindi pa po pwede kasi may mga limits po doon sa size ng kung anong ma-accommodate ng smart locker. Pero sa pagkakaalam po namin, dahil higit sa 90% ng mga in-order, mga maliliit, small, medium to large. Pag sinabi kong large, yung mga 14 inches squared types, no? So, kasha po yon dun sa mga smart lockers na meron kami ngayon. And siyempre, lagi po ng tanong ng mga tao rito, paano naman ho yan? Parang, siyempre, pagka mayroong innovation, mayroong pong tech, ang expectation nila, baka naman mahal. Okay. Bakit namin naman gustong ilagay yan sa amin pong mga condominium? Or bakit po namin gustong ilagay ito sa amin pong mga opisina? Okay, magandang tanong po yan, no? So ngayon po, as you mentioned in the beginning of your show, no? Nagsisimula pa po yung industriya. Kami po sa M-Box, ang aming advocacy now, really, is to gain awareness para malaman ng mga tao ano ba itong mga smart lockers na ito, paano mapapagaan ang kanilang mga buhay. So ngayon po, nagbibigay po kami, nag-i-install po kami ng smart locker na walang bayad doon sa mga residential condos o sa mga office buildings. At bukod sa ganon, nagbibigay kami ng 16 hours ng free usage. So halimbawa po, ang rider nag-deliver ng makeup at 8 in the morning. So typically,
kung nasa bahay or nasa condo yung locker, nasa bahay ka na siguro by 8 in the evening, so that's 12 hours. Or kung nasa office building naman, aalis ka ng opisina ng 5 p.m. o 6 p.m., so that's 9 to 10 hours. So wala ka pang babayaran, libre. Yun. So only after 16 hours, minimal lang po yung bayad. Something like 8 pesos for a small locker. So it's very minimal versus the convenience po na makukuha. Yeah. Actually, alam mo, Attorney, no, tsaka ma'am, ang tagal na rin namin pinag-uusapan na mami ko na para bang nagkaroon ng additional na trabaho, biglaan yung mga security guard. Tama. All of a sudden, nagre-receive na sila ng mga delivery packages, samantalang hindi naman sila bayad to do that. So parang pabor. So itong technology and innovation niya, ito parang it saves them from doing that extra work, no? Absolutely. And in fact, yun po yung positive response na kukuha namin sa mga building administrators. Kasi nga po, ang security guard, hindi naman nila trabaho yung pagtanggap ng parcel. At kung may nawala pa, sila pa yung nasisisi. So, kawawa naman, di ba? Parang, so, with a smart locker, wala na, absolved na sila. Wala na silang ganung responsibility. At saka, wag po natin kalimutan din si Mamang Rider. Kasi, imagine po, si Rider, kunwari, sa akin na lang, kuminsan maghihintay siya ng 5 minutes, di ba? Eh, sayang po yung 5 minutes niya kasi yung pag-drop off niya sa locker, walang isang minuto para mag-drop ng parcel. So, mas marami siyang madedeliver. Alam natin, nababayaran sila kada delivery, di ba? Yeah. Well, very important din pag-usapan. Nabanggit nyo kanina na meron na ho kayong mga initial na mga locations. No? So sino ho yung mga nakikinabang ng mga building at ang mga condominium ngayon dito po sa Metro Manila? Okay, so marami po kaming partnerships with several developers and office buildings, no? So, yung mga developers po, may mga PhilInvest, certain buildings, tapos sa mga office buildings po, mga Double Dragon, meron din po kaming mga lockers sa Glorieta. Opo. Yun. Maliban po dun sa nabanggit nyo kanina na may one-time pin, ano-ano pa po yung mga features ito? Balita namin, parang meron din itong UV light. Tama po ba yun? Ah, yes po. Thank you for bringing that up, Alex. Kasi nung nagsimula po kami nitong smart lockers, ito po nung time ng pandemya. So, naglagay po kami ng UV light sa bawat locker para ma-ensure na ma-disinfect yung mga gamit, no? Kasi during the time of COVID, takot po tayo. So, hanggang ngayon, nandun po yung feature na yon. Bukod doon, bawat locker po ay may mga security cameras. So, makikita kung sino yung nagda-drop off at sino yung nagpipick up. Yeah. So, ibig sabihin, yung sinasabi ko na, nawala yung bounce namin, hindi na yun mangyayari. Oh, pwede na kinakwento ng asawa ko yun. Talagang, kasi siya nagpa-deliver, di ba? Oh, siya yung nanakaw. Tapos nasabihan na, oh, ma'am, na-deliver na po namin, ma'am. Pag-uwi niya, uy, lutuin mo na yung bangus. Sasabihin ng mga ate sa bahay, anong bangus, ma'am? Wala akong bangus dito. Ha? Talaga? O di syempre, napagalitan kami. Bakit? Di yun. So, yun ang mga particular examples, no? Nung mga pagtitiyak ko pagka meron mga ganito mga solutions sa atin pong mga delivery, eh may iwasan po. Opo. Pero wag naman po bangus ha. Doon na lang tayo sa mga packaged goods. Ayun. Yeah. At least malalaman mo na ngayon, base doon sa camera na yun, sino ang kumain ng bangus, di ba? Sino ang kumuha ng bangus? Ay, pero darating naman daw yung araw na pwede na yung mga cold storage. Eh. Cold storage, yeah. Kasi tayo, hindi tayo ma-shopping. Mapagkain po kami sa anong tanghalian mo. Pero sorry, just to be clear, no? Yeah. Yung mga, kasi doon sa ibang mga delivery apps, yung mga pagkain na cooked goods, hindi din pwede pa? Ganun ba? At the moment, hindi pa po. Oo. Ayun. Yeah. Siguro, no, ano na lang din po yung mensahe ninyo doon sa mga tagapakinig natin, bakit mahalaga itong ganitong innovation? Oo. I think po sa mga tagapakinig, no, para sa inyo po ito talaga, no, isipin ninyo kung kayo po ay naaabala sa paghintay ng mga goods na in-order ninyo, eh, ito po ay magandang solusyon para sa inyo. Kumbinsihin niyo po yung may-ari ng inyong mga condominium o kaya ng inyong mga office building, and you can reach out to us po. Well, syempre, aside from that, dahil this is an emerging sector, no? Ano pa ho yung mga pwedeng tulong kaya na pwedeng magawa
ng atin pong gobyerno para ho, syempre, tulungan din po yung mga ganitong mga negosyo? Okay. So, magandang tanong po yan, Attorney Terry, no? Maganda, okay, maybe just a bit of a background. Tingnan po natin ang anong nangyayari sa mga first world countries, no? So, meron akong dalawang examples. Yung isa po sa Singapore, okay? Ang gobyerno po ng Singapore ay mismong nagpalagay ng mga 1,000 parcel lockers all around the city. Mostly doon po sa kanilang mga housing development areas, community centers. At ito po ay para mapadali yung pag-access ng mga citizens doon sa kanilang packages. So yun po sa Singapore, gobyerno po ang gumawa niyan. Isa pa pong example sa Amerika, sa New York City po, alam natin, di ba? Capital of the world, very busy. Sa New York City po, ang New York City government ay nagpakana ng Locker NYC para ganun din, mapadali ang pag-pick up ng kanilang mga residents, ng kanilang mga parcels. And not just that, kasi alam natin sa New York City, di ba, ang daming mga kaguluhan, hindi masyadong safe, may mga ganun-ganun balita. And this is also to ensure the safety of their residents. So, in so doing, ang hope po namin ay sana masuportahan din ng gobyerno itong Smart Locker Program, no? Unang-una, this technology, okay, puts us at par with first world countries, di ba? It basically elevates, no, na napapataas ang antas ng logistics sa ating bansa, okay, by doing this. And maaari po tayong matulungan ng gobyerno, unang-una, kung sana masuportahan nila, no, yung need ng mga e-commerce platforms na i-recognize ang smart locker deliveries. Kasi sa kasalukuyan po, hindi pa po ito recognized as valid deliveries. Pangalawa po, makakatulong din kung kung ma-mandate ang mga couriers na mag-integrate sa mga smart locker companies. Kasi isipin nyo po yung experience nyo ngayon, di ba, sa mga ibang delivery apps na alam nyo, nakikita ninyo kung nasaan yung mga natatrack ninyo. So, yun po. Yeah. Okay. Yan po mga kaibigan, si Mama Liel Gonzalez, ang Head of Communications ng M-Box Store, Smart Lockers. Maraming salamat, Ms. Liel. Mabuhay po kayo. Sa sunod po ulit. Thank you po. Salamat po. Okay, yan po ang ATM. Anong take mo sa linggo po ito at sa araw po nito? Maraming salamat. Ito po si Terry Don. At ito po si Alex Baltazar. Susunod na po ang Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado. Bye! Tambalang T-Rex. Terry and Alex. Sa ATM. Anong take mo sa Radyo 630? Para sa marami pang talakayan at panayam. Subscribe na po sa Teleradyo Serviso YouTube channel.